guys! Good morning sa ating lahat! So, welcome back to my channel. It's me again, Nelden TV, ang inyong maid vlogger. So, in this vlog, guys, so, ang topic natin for today or for this vlog is about sa salary ng mga DH dito sa Hong Kong. So, magkano nga ba ang sinasahod ng mga DH dito sa Hong Kong? So, aside from me, so dahil sa ngayon, sa mga kontrata ngayon na nakasulat is 4,630, but sa akin, ginawa ng amo ko is 4,800. Magkano nga ba ang 4,800 sa peso? So, sa tingin nyo, malaki na ba siya sa panahon ngayon na mamahali na ang mga bilihin sa Pilipinas? So, enough na ba siya sa halagang ganyan ang sinasahod namin dito sa Hong Kong? So, ang 4,630 or sa akin is 4,800 Hong Kong dollar ang sinasahod ko every month. Nag-equivalent sa ngayon, guys, ang rate this ngayon medyo nag-high yung rate dito sa Hong Kong na 6.45 ang rate ng Hong Kong to peso. So, yun, umaabot siya, guys, ng more than 28,000. Pero, enough ba sa mga pangangailangan natin sa Pilipinas, sa mga ating pamilya? Para po sa akin, dahil marami akong project na pinapagawa. So, talagang minsan mayroon na time na talagang as in, wala nang natitira sa mga sahod ng sa sahod natin. So, tulad ko, marami akong pinapagawa sa bahay, marami akong utang, marami akong monthly na binabayaran, yung mandyan na yung paluwagan, maraming utang sa kaibigan. So, yun. So, minsan talaga wala nang natitira. Minsan nga kahit allowance ko, as in, wala na. Pero, shout out ko sa mga taong nagbibigay sa akin ng may libreng food, ayan, may libreng minsan pamasahe, tapos minsan yun, halos every Sunday, day off, libre lagi. So, ayun, guys. Thank you sa inyo dahil lagi kayo. Thank you sa mga friend ko na laging naandyan para tumulong. So, minsan nakakahiram ako sa kanila. So, yun, guys, ganun yung buhay ng isang OFW dito sa Hong Kong. So, hindi napakadali. Kahit nga sabihin natin is malaking pera na pag kinonvert natin sa peso. Pero, dahil sa panahon ngayon, guys, napakamahal ng mga bilihin. So, hindi na po talaga enough. Basta importante, guys, no? Walang magkakasakit sa ating pamilya sa Pilipinas kasi yun talaga ang napakahirap, lalong-lalo na pagka wala tayong ipon dito at wala tayong mga marami pa tayong iniisip na bayaran. Minsan, guys, talaga hindi ko na alam kung sana ako kukuha, pero thank you pa rin kay Lord kasi lagi siyang naandyan. Kapag hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pangbayad, pero naandyan lagi si Lord. At siya yung nag-guide sa akin kung saan ako makakakuha o makakahiram. Pero thank you Lord dahil siya lang ang ating sandalan sa lahat ng ating mga problema. Di ba, guys? Pag isang OFW ka, dapat nasa center natin si Lord. Kasi walang imposible kapag siya ang nasa center ng ating buhay. So, syempre, tayo mga OFW, naandyan lahat ng stress, problema, minsan naandyan na yung mga struggle sa buhay natin na hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga problema at minsan nagkakasakit pa tayo. Pero tayo mga OFW, kahit tayo may sakit, kumikilos tayo, nagtatrabaho tayo para yun, para sa ating pamilya. Guys, kahit man anumang pagsubok ang dumating sa ating mga OFW, saan panig man ang mga OFW, sa ibang lugar, sa ibang bansa, lagi natin iisipin, problema lang yan. Lahat naman namang problema ay may solusyon. Magka-problema man tayo sa pera, naandyan si Lord, lagi nakagabay sa atin, sa mga pangangailangan natin. So, yun, guys.
Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe. And then, don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating mga OFW. Mabuhay po tayo mga OFW. Lalong-lalo na sa mga bandang Kuwait, Middle East, Middle East. So, ingat po kayo palagi. Maski dito din po sa Hong Kong, ingat po tayo palagi. Mga kapwa ko kunyang dito sa Hong Kong, ingat-ingat po tayo palagi. So, God bless po sa ating lahat. Happy Tuesday na pala ngayon, guys. So, ang bilis ng panahon. Matatapos na naman ang July. So, yun, guys. Hanggang sa susunod na pagkikita. Happy Tuesday ulit. And God bless all sa lahat. Thank you. And more subscribe pa. Thank you, guys. See you the next vlog.